Hello! Good day, YouTube! Ngayon, meron tayong aayusin, no? Ito yung APC, Backup UPS 625. Ito ay gawa ng Schneider Electric. Ito, pinapatingnan sa atin kung maayos pa daw kasi hindi na daw gumagana. Pero sabi ko, kung titingnan ko lang, hindi talaga ito magagawa. So, try nating buksan kung ano yung problema. So, sabi nila, hindi na daw gumana. So, usually, ang suspect natin agad dito pagka medyo matagal na yung UPS ay yung kanyang battery ay mayroong problema. So sa mga hindi nakakaalam, ang UPS ay mahalaga, no? So sa mga hindi nakakaalam, kung alam nyo na, hindi para sa inyo to. Doon tayo sa mga hindi naman nakakaalam, no? Para maintindihan lang natin ano ba tong UPS. Ito yung UPS stands for Uninterrupted Power Supply. So, ito yung mga inilalagay natin sa ating mga computer. No? Dito natin sinasaksak yung mga computer para pag nagkaroon ng brownout, ay hindi agad siya mamamatay. So, magkakaroon ka ng enough time para isave yung mga files na ginagawa mo. Lalo na importante dun sa mga opisina. Talagang mahalaga kasi halimbawa yung mga files nyo ay medyo sensitive. So, hindi nyo maisisave, mag-uulit kayo o minsan, mawawala na yung files at mamumroblema kayo. So, minsan, nakakasira din daw ng computer pag bigla itong namamatay. Usually, sa mga ano naman to, sa mga desktop, ito ginagamit kasi yung mga laptop naman may battery yan, hindi agad mamamatay. Maliban na lang kung sira na rin yung battery ng inyong laptop, may automatic mamamatay din yun. So, yeah, guys, tingnan natin. Una, bubuksan natin yung likuran ng UPS. Yeah. Tingnan natin yung battery compartment. At tingnan natin yung kondisyon ng battery. So, ito, inabuksan na dahil wala na yung selyo. Sira na yung selyo niya. So, ibig sabihin, may nag-attempt ng magbukas nito. So, ito yung fuse. Yan. So, yun pala, pwede rin nating unang tester rin kung okay yung fuse. Kasi minsan, baka yung fuse lang ang sira. O fuse ba to o parang jumper lang to. Tingnan natin, so lagay natin sa ayan times 1 kung may contact. Meron pa siya, buhay pa yung kanyang fuse or jumper o battery connector ang nakalagay. I think hindi naman siya fuse, battery connector. So tinanggal na natin yung screw. Ayan. Tapos tingnan natin yung battery compartment kung ano yung kanyang kalagayan. Mukhang medyo mahirap sikwatin. Ayun, umangat na. Okay. So ito yung kanyang battery. Ayan. So guys, ayan. May nasisilip na akong problema. Yun, ito sa gilid. Kung nakikita nyo, try natin ilabas yung battery. Kung ilalabas natin. Ayan. Oh, may mga kalat. Tanggalin natin yung connection na nakikita natin. Positive.
medyo mahirap siyang ilabas, guys. So, post ko muna ng video para matanggal ko yung battery. Okay. Nailabas ko na yung battery. Pala, guys, kaya medyo mahirap tanggalin kanina. Una, ito nandito pala. Meron siyang battery clip. Hindi ko napansin kasi nakatingin kasi ako sa cellphone. Hindi ako directly nakatingin sa unit. Dito sa ako nakatingin sa monitor ng cellphone. So, ito yung baterya, guys. Ang ating napansin ay talagang sira na siya. Ito. Jaran! Yan, pumutok. Pumutok na yung battery. So, siguro nag-overcharge siya. At yun, medyo basa. So, ibig sabihin, nag-leak out na yung kanyang ano, battery acid. So, sana nga nakagwantes ako, pero hindi eh. Pasusunod na lang. So, hindi naman siya ganong marami, pero yun nga, wala na, tuyo na. So, ang gagawin natin ay siyempre, titingnan natin yung loob ng unit. Kung hindi ba siya naapektuhan ng acid na nag-leak out. Tingnan natin. So, pag ganito po pala, ay pag sinabi sa inyo na ano, na hindi na gumagana, no, huwag nyo nang itry basta isaksak kasi baka mamaya nag-shorted na yung mga pyesa sa loob, eh mas malaki pang problema. So, tingnan nyo muna yung condition ng circuitry sa loob kung maayos pa at walang palatandaan ng tawag dito damage. So, sana walang problema yung circuitry sa loob para ma-testing natin yung ano, kung okay yung circuit bago natin palitan ng baterya. So, yan. Buksan muna natin. Yan. Tanggalin natin yung takip para makita natin yung condition ng mga piyesa sa loob. Ayan. So, ito siya. Pwede naman natin ituti ng ganun. Yung mga tornilyo. Ayan. Lagay natin sa isang tabi. Okay. So, yun. Titingnan natin kung mayroong palatandaan ng basa. Mukhang wala naman. Kasi nga ang kanya namang posisyon, ang posisyon naman ng battery ay nasa likod, nakababa. So, ang flow nun, palabas. So, mukhang okay naman. Wala akong nakikitang pumutok na mga pyesa, walang para tandaan ng sunog kasi usually pagka short circuit ang dahilan mayroong mga palatandaan ng sunog. Tingnan natin ilalim ng PCB, napakalinis naman. Yan, wala naman siyang palatandaan ng nasunog. So, mukhang okay naman. So, pwede natin siyang i-test. Ayan. Pwede natin siyang i-test na gamit ang kahit low power na power supply. Tingnan lang natin kung gumagana yung circuitry niya. So, ayun. Balik lang natin sa butas ng kanyang connector. Ito yung positive connector.
Okay. Yun, dali naman siyang ibalik. So, di muna natin ibabalik yung mga tornilyo lahat. Try lang natin na ibalik yung ilang. Para lang hindi siya maghiwa-hiwalay. Lagyan lang natin ang dalawa. Yan. So, kukuha ako ng power supply para sa pang test. Hanapin ko muna. Ito, okay. Nakakuha na ako ng adapter. Ito, power supply. Ito ay 1.5 amperes lang. Ano nga ba? At 12 volts, ayun, 4 amperes pala. Yung 1.5 pala yung AC input. Yung output niya ay 12 volts, 4 amps. So, ito ay itatry natin kung mag-a-activate yung circuitry niya. Hopefully, kasi yun lang naman. Wala naman ako nakitang problema sa circuitry niya. Try natin. Okay, balik natin itong battery connector para magkaroon ng supply. So, baliktarin natin. Tingnan natin kung ano nangyari. So, yun. Tumunog. O kaya ibig sabihin nun, bling siya, guys. Parang nag-a-activate naman yung circuitry niya. Ayun. Ayun, nagbi-bling. So, ayun, mukhang okay naman. Try nating palitan ng battery. Ayan. Okay. Dumating na yung in-order nating battery. Ito siya. So, 12 volts yung battery yung tinanggal natin dito. So, 12 volts din yung ating ipapalit. So, ayan. Bago siya. Sana gumana. So, ayan. Disconnect muna natin itong kanyang connector para hindi siya direkta pumasok sa system. Yan. Dali natin yan, tapos balik natin, kabit natin ito. Okay. So, yon. Negative. So, tingnan muna pala natin. Check din pala natin yung voltage ng battery. Check natin yung voltage. Siya ay, kung nakikita nyo, maraming siya. Siya ay 13.3. Yan. Yung 12 volts na battery, hindi naman talaga 12 volts yan. So, ayan, 13.2 yung charge na battery. So, anyway, ito na. Kabit natin. Merong voltage ang battery. Kabit natin, negative, then red, syempre positive. Okay, pasok natin siya sa battery. Ayan, tanggal yung connection. Pasok natin, ayan. Sa battery compartment, yun. Naipasok na natin yung battery, then lagay natin yung battery connector. Mayroon na natin ilagay yung takip kasi para matesting natin. Baka may problema pa eh. Kailangan pa natin buksan. So, ito na siya. Then, let's try to power it on.
Nag-on siya. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng blinking niya. So, it's power on. Meron na kaya siyang voltahe. Testing natin. AC. Okay, voltage check natin kung meron siyang voltahe. So, ayan. Meron siyang 184 volts. 184 volts. Meron na siyang voltahe pero hindi siya umabot ng 220, no? Baka hindi pa fully charged yung battery. So, tingnan natin kung ano mangyayari pag sinaksak natin yung power supply. Yung kanyang power line, I mean. So, yan. Kasi alam ko, pagka sinaksak mo ito, ay mag-charge yung battery para maging standby. So, yun. Nag-click yung relay, may tumunog. Then, ano bang pwede natin gamitin pang testing? So, sa voltage check, meron naman siyang 183 volts. So, kung sasaksakan natin siya na wala akong makitang pwedeng matesting, pang testing, try ko lang itong aking yung charger ng drill. Yan. So, charge natin siya, no? Kung mag-charge. Kung mayroong voltage. So, yun. Nag-ilaw siya. Ayan. Nag-charge siya. Nag-ilaw. So, ayun. So, try kong tanggalin yung AC line. Ito yung AC line. No? Di ko kasi mamove yung camera para may pakita ko yung wall plug. So, dito ko na lang tatanggalin. Safe naman siya kasi wala namang naka-expose na terminal. So, I'll try to pull this out. Ito, para makita. Yan, paano ba? Maliit kasi yung aking space. So, ito, tatanggalin ko. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin siya, oh. Nag-charge pa rin siya. Kaya lang, tumutunog siya. So, ibig sabihin, nagdo-draw na siya ng power galing sa battery. So, ayan. Ito. Ito yun. Kung tatanggalin ko itong sasaksakan, ayan. Mamamatay siya. So, ayan. Sasaksak ko dito. Ayan. Nag-ilaw siya. So, ayan. Siya talaga yan. Okay. So, yun. Tumutunog na siya. So, nagwa-warning siya na walang power. So, na you are on reserve. Ibig sabihin, yung reserve mo, yung laman lang ng battery. So, kabit ko lang ito uli. Simulate na nawalan kasi ng kuryente. Tapos ito, yan, bumalik na yung kuryente. No, manarinig na yung relay. Ito. Okay. So, yun lang guys. No? Paalala lang, hindi po tayo eksperto, pero ito po mga basic mga basic repair lang naman ito. So, ginagawa ko lang po ito ayon sa aking kaalaman. So, kung gusto nyong gayahin, nasa sa inyo po. So, yan. Para magkaroon lang po kayo ng idea. So, yan lang. Sana may natutunan po tayo kahit konti. At kung nagustuhan nyo yung ganitong mga content para maipagpatuloy natin, support lang kayo sa channel.
mag-like lang kayo, gusto nyo mag-subscribe, malaking bagay po yun. So, salamat! Hanggang dito na lang. Ito pala guys, tinetesting ko yung UPS, ayan. Naka-disconnect na yung power plug, ayan. Sinaksa ko yung aking laptop na, ayan, laptop C. Ayan. Si nakasaksak siya. Laptop, wala siyang baterya. Sira tong baterya nitong laptop na to. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, yung likod ng laptop, wala siyang baterya. Medyo madilim. Wala siyang baterya, pero still, naka-on siya ngayon. Naka-on siya dahil naka-connect siya dito sa UPS. Ibig sabihin, gumagana na yung ating UPS. So, yan. Yun lang, guys.